Hello everyone, ito po si Ali Anin. Welcome to my channel. Bago ko po simulan tong videong to, gusto ko po muna sana kayong batiin na isang magandang araw kung saan man po kayong parte ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Guys, hindi ko ginawa itong vlog na to or video na to para i-bash si DJ Luño, ano? At hindi rin naman po ako nakisaw-saw sa issue na porkit may issue si DJ Luño is ginawa ko to. Gusto ko lang po magbigay ng reaction video or opinion, sariling opinion po, dun sa mga sinabi ni DJ Luño at yun dun sa mga reaksyon ng ibang netizen. Marami po kasing netizen ang naging disappointed sa ginawang live ni DJ Luño, no? Kahit po ako napanood ko rin naman. At hindi ko na rin po ilalagay dito, siguro naman po napanood nyo na kasi masyadong mahaba, di ba? Hindi ako fan, pero kilala ko si DJ Luño. Diba pag tinignan mo siya, pag nagsalita siya, parang ang cool-cool niya lagi eh. Parang ang dami-dami niyang alam, parang ganun. Yung unang na pansin ko sa kanya is sinabi mo research muna para sa kaalaman, para sa ganyan, etc., etc. Bakit hindi mo rin in-apply sa sarili mo yung words na yon? Yung research ka muna bago mo sabihin dun sa live mo. As pangalawa, mass testing. Siguro naman kahit yung bata sa amin, alam mo ibig sabihin ng mass testing. At yung vaccine, hindi ko na po maalala talaga yung exact words na ginamit niya. Pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nag-research bago ka muna umupo dyan sa live. So parang ang nangyari ngayon kay DJ Luño is humilera ka sa mga ibang artista ng ABS na pinagtatawanan ngayon. Kasi nga, hindi mo na mababawi yung live na yun is nabitawan mo na yung salita na yun. So, nakatatak na sa utak ng tao yon. Kaya hindi mo masisisi yung ibang netizen or yung ibang fan mo, hindi ko alam, na ganun ang masabi nila sa'yo. Disappointed sila kasi nga, kahit ako, ang image mo sa akin is parang napakatalino mo. Pero, dahil sa live na yon, humilera ka doon sa ibang artista nung napasarang network na hindi nag-isip. Ganun yung nangyari sa'yo. Hindi ako basher mo. Hindi mo rin ako fan. Nagbibigay lang ako ng sarili kong reaction or opinion dahil sa napanood ko lang na mag-research ka din muna bago ka magsalita. I-research mo muna kung ano ba ibig sabihin ng mass testing at yung vaccine na ituturok sa atin. Kasi sa totoo lang, pati ako naguluhan. Naguluhan ako sa mga binitiwan niyang salita kasi napanood ko yung live mo is question mark sa utak ko. Kasi alam mo, yung grade 2 sa amin, alam niya ibig sabihin ng mass testing. Parang wala sa image mo. Kaya maraming netizen ang binabash ka ngayon kasi kahit ako, yung image mo sa akin noong una kitang makita pag nakikita ka sa TV is parang napakatalino mo pag nagsasalita na parang ang dami-dami mong alam. Tapos bigla nilang mapapanood ngayon yung live mong yon, babagsak talaga yung image mo. Kasi nagpapayo ka sa ibang tao na mag-research muna, pero sa sarili mo, hindi mo nagawa. Hindi mo masisisi yung ibang fans, yung fan mo, o yung mga netizen, kung masasabihan ka nila ng hindi magaganda. Ako ng hindi fan, na nanood lang ng live mo, is parang may sumagi din sa isip ko na mass testing lang, hindi mo alam, parang ganon. Pero, never ako nagsalita ng masakit or nagpost sa SocMed ko ng masasakit na salita about kay DJ Luño. Kasi alam nyo guys, tao lang din yan eh. Wala naman taong perpekto, diba? Lahat naman tayo nagkakamali.
yung huwag tayo masyadong judgmental. Kahit sabihin mo yung video niya, isus nga, yung hindi niya naintindihan yung mass testing, kung anong ibig ba sabihin nun, huwag naman po masyadong masasakit na nasalita yung ibabato natin sa kanya. Wala tayong magagawa sa isang tao kung hanggang dun lang yung knowledge niya about dun sa mass testing or sa vaccine. Kasi may mga tao, kung katulad ko, tamad po ako mag-research sa internet, tamad ako maggagamit, kung gumamit ng mga gadget na ganyan. Pero, sabagay, baka sagutin ako ng iba, oy, common sense naman, mass testing, kahit hindi mo i-research sa internet, is alam mo ibig sabihin, baka may sumagot sa akin ganun, ano? Wala na po tayong magagawa dun sa ano eh. Yung baga, yun yung paniniwala niya about sa mass testing, yun yung pagkakaintindi niya. Kahit ako, hindi ako nagre-research sa mga internet na yan. Mass testing is, alam ko din naman. Nagtataka rin lang din ako, bakit iba yung pagkakaalam ni DJ Luño about sa mass testing. Pero wala po akong karapatang mag-question. Wala akong karapatang questionin siya. Ang meron lang siguro tayong magagawa sa kanya is yung itama yung nalalaman niya about sa mass testing. Hindi ko rin naman po siguro kailangan pasabihin din dito sa inyo kung ano ibig sabihin ng mass testing. Siyempre, alam ko naman mas marami nakakaalam kung ano ibig sabihin talaga ng mass testing. Pero sana lang po, bigyan naman po natin ng chance yung tao na maipaliwanag niya yung sarili niya or mabago niya yung pananaw niya about sa mass testing. Bigyan po natin siya ng chance. Huwag po natin siya masyadong i-bash. Tao lang din po yan. So yung mga fan, kaya ko nga sinasabi sa inyo, kayong mga fan, dapat itama nyo. Kayo ang magtama sa kanya kasi nga, kesa naman panindigan niya sa sarili niya na yun yung pagkakaintindi niya sa mass testing. Parang ano yan eh, yung magulang tsaka anak, di ba? Pag yung anak nagkakamali ng mali sinabi o kaya mali yung ibig sabihin na isang salita, di ba itatama natin tayong mga magulang? Ganun din. Kayong mga fan, dapat magkaroon kayo ng ano, huwag yung hayaan na yung iniidolo nyo is tiratirahin ng mga bashers sa ano. Kasi live naman yun, di ba? Live naman yun, pwede naman kayo magsalita doon na makikita naman ni DJ Luño. Depende na lang siguro kung hindi papakinggan ni DJ Luño yung mga sasabihin nyo. Eh, ibang usapan na ho yun. Yung pag-idol natin kasi sa katulad niya, huwag yung pag-iidolo lang sa magandang ginagawa niya. Pag meron siya nagawang mali or katulad nga nung sa live niya, sabagay kumalat na, no? Siguro naman may karapatan kayong mga fans niya na kalapitin niyo siya. Diba meron naman siyang Facebook, meron siya Twitter, meron siya kung ano-ano. Siguro naman pakikinggan niya kayo, diba? At saka nakita ko na naman yung ano niya, yung nag-apology siya, public apology siya sa Facebook niya na parang mali nga yung nabanggit niya, mali yung nabitawan niya. Kaya kayong mga netizen na banat-banat dito, banat doon, tumigil na kayo. Kasi lahat naman tayo, ano eh, hindi tayo perfect. Kung hanggang doon lang yung knowledge niya, di pabayaan nyo na. Kung gusto nyo tumawa, di tumawa kayo. Pero, huwag nyo nang kalad ka rin sa kung saan sokmed para lang sirain yung isang tao. Hindi po ako fan ni DJ Luño, no? Hindi ko naman lahat sinasang-ayunan yung sinabi niya. Ang pinupunto ko lang po dito is tigilan natin yung masasakit na salita do sa tao. Hindi ba porket pag nagkamali ka na ipapako nyo na ako sa cross, parang ganon, kung ano-ano masasakit na ibabato nyo? Wag naman po. Yung tanggapin nyo yung ano, kung nag-sorry siya, tanggapin na lang po natin, wag na lang po tayong mantapak ng tao. Kung kulang man po yung knowledge niya about do sa mass testing, wala na po tayong magagawa. Baga, itama na lang natin. Di ba may sinasabi nga sila, ang magandang panangga sa isang misinformation
is i-educate mo yung taong yun. Kasi sa ako po sa akin ah, nasa ibang bansa ako, yung salita namin dito sa Japan is Japanese, hindi Tagalog, hindi English. Yung asawa ko po, pag ako nagkakamali sa Japanese, imbis na pagtawanan niya ako or magalit siya sa akin, itatama niya ako. Kasi yun po ang nararapat. Itama mo. Itama mo para sa susunod, malaman niya, maisip niya na, ay, yun pala yung ibig sabihin nun. Ay, ganito pala yun. Huwag, ialis nyo sa isip nyo na, kasi may mga nakita akong bashers, masyadong masasakit magsalita. Ay, magsayaw ka na lang kasi wala ka namang utak. Ay, magganyan ka na lang kasi bobo ka pala. Huwag pong ganun. Bigyan po natin ng chance yung tao. Kung ganun man ang pagkakaintindi niya sa mass testing, kayong mga fan, itama nyo po. Kasi fan nga kayo, diba? Nandiyan kayo as fan. Dapat, yung mga iniidolo nyo, hindi lang idolong, ay, galing mo sa mga, hindi ka rin galing. Pag may nakita kayong mali sa idolo nyo, siguro naman meron kayong makarapatang magsalita na, oy idol, ganyan, ganyan, na hindi nyo na kailangan pang ipost kung saan-saan kasi ang mapapahiya lang yung iniidolo din ninyo. Guys, kinawa ko tong video na to para, hindi para siraan si DJ Dunyo or tirahin ng netizen. Gusto ko lang po magbigay ng opinion ko about to sa live nga na napanood ko. Ang masasabi ko lang sa kanya is, bago ka magbitaw ng salita, kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng mass testing or yung about to sa vaccine na ano, is research ka din muna pag may time. Yung sinabi mo kasing research sa ibang tao is i-apply mo muna sa sarili mo bago mo sabihin sa ibang tao. Yun lang po at maraming salamat po sa pakikinig at panonood ninyo. At gusto ko rin po sana magpasalamat sa mga new subscriber ko na nag-subscribe sa akin. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe na rin po kayo and click the notification bell po para updated kayo sa mga videos ko. Like and comment na rin po kayo. At shoutout na rin po sa pamilya ko. Lalong-lalo na po sa anak ko, na si Renz. I miss you all, guys. Ingat kayo dyan. And I love you all. At sa inyo rin po, mag-ingat po kayong lahat kung nasaan man po kayong parte ng mundo. God bless you all, guys. Bye!